Sa akin, dyan ako, mas naging mature po ang aking pag-iisip. Sabi nila, pambata lang pigeon. Pero sa akin po ay mas dumami po ang aking kaibigan. Lumawak ang aking mga pangunawa sa kahit ibon natin. Minsan, inuunawa natin. Pag ikaw ay mayamutin, matik yun. Magagalit ka dun sa ibon. Pero hindi po natin ginagawa yun kasi yun ang alaga natin. Ako po si Ernie Solomon na King's Martial Loop ng Southern Quezon Racing Pigeon Club. Ako po ay isa ring entrepreneur ng kainan dito sa Gumaga, Quezon. Ako po ay isang Ilocano, galing po ng Pangasinan. Dito po ako nakapangasawa sa Quezon. Nakapagpa tayo ng business, din naging panshare po tayo. Bata pa lang po ako ay naging fanshare po ako ng mga street fight. Pagdating ng ibon, minsan ay pati ikaw, tatakbo ka rin. At nandiyan din po yung coordinates. Bali, ang sticker po natin noon ay sulat kamay lang po. Bali, basta nagka-ibon ka. Yun, laro-laro lang. Kung sino yung naunang ibon mo, parang iceberg mo, yun ang ilalaban mo. Mga blue bar checkered lang po noon, araw, ang mga ibon na lumalaban talaga. Kinalaunan nung bata po ako, nagkaroon po ako ng hobby sa pigeon racing. Nag-start po ako ng nakapag-asawa po ako rin dito sa May Quezon. Nag-focus na po ako sa pag-ibon, then nag-dinaan na rin ng kainan. Nag-start ako ng mag-ibon, acquired ng mga magandang ninyada, katulad ng mga Stichelbaut, saka mga Jansen, mga Janar din. Nung una po ay nag-fifth overall po tayo, tapos mas nag-asam po tayo ng ninyada na mas makukuha natin yung lalaban po tayo. Kinalaunan, nakapagpa-champion din po tayo ng 3 win streak. Ngayon, tuloy-tuloy po ang pangangarera hanggang sa ngayon. Nakapagpa-champion po ako ng fifth overall, mga Stichelbaut po ang aking gamit na linyada. First overall natin ay Cartius, David Cartius po ang gamit po nating linyada. Sa Stichelbaut, sa una po ay medyo mababa lang po talaga ang speed ng Stichelbaut, pero straight po ang kanya, clacking performance niya. Straight ang laban ng Stichelbaut, dire-diretso lang ang clacking. Yan ang kanya, panlaban niya. Pag nagkamali ka, sigurado tatalbugan ka ng Stichelbaut. Yan ang karakter ng Stichelbaut. Ang David Cartius naman po ay mahaba siya. Pang long super long distance siya, nagdi-distance siya ng kwan at magandang binibigay na kwan. Speed, almost 1.3, 1.3, 1.4. 1-2 ang pinakamababa niyang speed. Sa short distance ng mga pang sprint, pinakamaganda po dyan ay stop burn rate. Yan ang mga pang mix. Middle distance lang po siya, pero siya ang pinakamabilis na ibon ngayon. Ito po yung aking 2016 first overall champion na Stichelbaut. Ito po ang nagbigay sa atin ng karangalan dito sa Southern Quezon Racing Pigeon Club. Ang karakter po ng ibon na ito ay long distance po siya, consistent po siya sa clacking. Ang pangangatawan po niya ay full body muscle, saka siya ay apple body. Ang pagpak niya ay matigas po siya at saka lagi siyang kasama sa clacking system. Ang mata po niya ay regular red color, almost pearl po siya, pero hindi siya yung pearl eye na tinatawag natin. Ito po ay pure po na Stichelbaut. Ang mother niya ay Stichelbaut din po. Hinaluan ko po siya ng stop band rate na middle distance, pero speed bird po siya. Yung super speed po siya, kaya nagkakaroon po sila ng blending na nag-i-speed siya ng mataas.
Ito naman po ay David Cartios line. Linyada ko pa po mula 2010. Galing po sa ating kaibigan Panchal sa Laguna. Anak na po ito. Ito po ang naiwan po sa atin at siya po ang nagiging foundation line din po natin sa ngayon. Ang katawan po dito ay mahaba siya, bilog po siya ang katawan, hindi siya nagbabago. Ganon din po ang muscle performance niya, lalaki ng mga bias niya. At saka sa pakpak niya ay talagang mahaba siya. Ang mata po niya ay orange-red. Ang performance po nito ay very good in speed. Parang steel bout din po siya na consistent din po ang clocking system niya. Ang tulin niya, mabilis siya at saka ang homing instinct niya ay nandun. Ang observation ko, pag sila ay loplay lang, hindi po natin sinama sila sa karera or race. Pumupunta po sila, kung malapit po tayo sa dagat, sila ay nangangain ng mga shells. Parang nagiging calcium po nila sa katawan. Sariling tunga po nila bukod sa pagkain po natin. Meron din po tayong crosses ng ganito. Although sila ay pareho silang cock, dominant cock sila, meron po tayo pag nagiging anak nito, hinalo po natin sa steel bout. Tapos din yung hen din po ng steel bout, hinalo natin sa Cartios. Sa breeding season pa lang po, laging condition po yung breeder po natin para katawan ng magiging inagay, as YB natin, ay healthy sila lagi. Yung season na ihiwalay po natin sila, consistent lang po natin yung lahat ng natural na vitamina para sa katawan nila para iwas sa sakit. Minsan nakakatulong na rin po yung mga kwan nila katulad ng mga El Campion ngayon kahit sa patuga pa lang yung mga Nutrena, vitamins, multivitamins at saka yung mga pangalalay sa mga inakay. Pag ako'y nag-train, ay straight lang po. Straight lang po yung way ng daan. Hindi ko sila nililihis ng bonpin. Madalang po ako mag-toss dyan pag kinakailangan lang. Ang pinaka-importante po dyan ay yung mid-toss po tayo. Mag-mid-toss po tayo. Single po ang pagkakuan po ng ibon. Yun, Harvey, kasama po sa karera natin. Mawala na mawala. Importante yung ibon natin, may maiiwan. Yun ang lalaban sa atin. Pag habang tayo nagiging pansyer, mayroon din tayong pang-suporta. Unang-una sa pamilya natin, secondary na lang yung hobby natin sa pigeon racing. Importante doon yung laging nakatabay tayo. Yung pagkakon natin sa hobby natin na pigeon racing, kaisip din po ako na mag-business ng furniture sa kainan, yun para meron tayong pandustos, meron tayong maibibenta para sa pamilya, pangangailangan ng pamilya. Pagpapunta kayo ng Bicol, yan, madadaanan nyo po kami dito sa Oceanbo Restaurant, dito sa Gumaca, Quezon, along the highway din po ito, saka along the sea. Ang pangalan po ng aking restaurant ay Ocean View Restaurant po. Ang loop ko po ay nasa baba lang po ng aking kainan. No? Pag walang customer, nandun po tayo sa loop. Sisilip-silip tayo sa ating mga alaga. Then, pag mayroong customer, taas naman po tayo para mga pag-servita ating mga parokyano. Nagiging parang masaya ka sa ginagawa mo. Kung mayroon kang business, tapos mayroon ka pa mga alaga na nagpapasaya sa'yo pag medyo stress ka na. Yun ang kagandahan po ng isang pansyer na meron tayong pinagkakakita ang iba. Para sa akin, masaya ako pag nakikita ko yung mga ibon ko. Parang anti-stress po ang nangyayari sa atin. Pag kahit na medyo mahina po tayo sa business, pagpunta po ng medyo naiibsan din po ang ating mga isipin. Bago po tayo sa ating hobby, siyempre number one, nandun yung pamilya natin.
yung suporta, suporta ng bawat mag-asawa, yun ang nandun ang pinaka-importante doon. Kasi kahit na mag-abi tayo, kung si Mrs. ay ayaw doon sa alaga mo, wala rin po. Pag-aawayan. Bali, ang nilalaroan ko po ngayon na club ay bali, lima. Limang club po tayo ngayon. Nandiyan din po si QPHA. Tapos member din po tayo ng STRPU, QPRS, SQRPC, yung main club namin dito sa Gumaga. AMRF po. Meron po tayong breeding na pang-breed po doon na inaalo-alo po natin yung kwan. Minsan ay nagko-combine po tayo ng ibon. Yung ring, combine doon sa pwedeng isa lang race point nila. Doon sa other way, ganun din po. Yun din po ang pinagsasama natin na ring band para walang conflict. At the same time, nag-pigeon racing ka. Importante, kung talo ka ngayon, sa susunod, babawi tayo. Unang-una sa lahat, salamat kay Sir Sunny. Nakapasyal po dito sa amin. Tapos si Sir Bong Engunado. Tapos meron din po akong mga kaibigan sa Laguna, si Michael, siya po ang isang kwan ko din sa pigeon racing. Siya ang minsan nagbibigay po sa akin ng mga ibon panlaro. Siya rin nagbibigay ng mga breeder minsan. Yun ang nagagamit natin ng mga linyada na galing po sa kanya. Sa mga kasama ko po, mga kasama ko sa pigeon racing dito sa Quezon, maraming salamat sa tiwala at suporta nyo sa atin. Lagi po tayong nasa active po sa isa pigeon sports. Muli ako po si Ernie Solomon, King Smasher Lop ng Gumaga Quezon. Maraming salamat.